Sunain natin na malagkit, lagyan natin ng ano, evap. Yan, medyo hilaw siya. So, shortcut na to. Medyo hilaw po yung ano natin. Pilitan mo lang yung tubig sa pagsaing, konti lang. Tapos, nilagyan ko siya ng evap. Okay. O, tingnan mo, medyo matigas-tigas pa siya. Tapos yung apoy dapat dahan-dahan lang. So, kalahating kilo lang ng ano yun, malagkit. Tapos nagpainit ako ng ganito, ng kaldero. So, dalawang kanto. Tapos itong gata na to, patuyuin mo lang to. Tapos kailangan from time to time, ukay-ukay pag may time, okay? Yun lang, halo-halo, para hindi masunog. Dito sa Middle East, merong fresh na gata, pero ito ang ginamit ko this time. So, kukunti yan mamaya. Gagawin nating mantika yan. Okay? See you later. So, from time to time, kailangan mo siyang haluin. Haluin mo haya. Huwag mo haya ang dumikit itong mga puti dito. Kasi, masarap yan. Yan ang mapapasarap sa iyong biko mamaya. So, hayaan mo lang siya. Lagi mo siyang ganunin. Lagi mo siyang tawag dyan, yung ganito, ikot-ikot. Katulad ng pagpapaikot mo sa ex mo. Yung katulad ng sa ex mo nga, na sinaktan mo, tapos iniwan mo, pinaasa mo. Yeah, ikot-ikot lang. Katulad ng mundo natin umiikot. Okay? Pag na-maintain mo yan, lagi hanggang sa magmantika siya. Okay? Hindi ko alam kung bumamantika itong ano eh, itong nakakan na ganito na gata. Kasi yung ano, ang estilo ko kasi pag ano, pag yung gata ng fresh na gata, ang ginagawa ko doon, pinapamantika ko siya, pinapalabas para ano, lumabas yung ano niya, yung ganun, yung puti-puti niya dito, magiging ano yan eh, ano ba ang tawag doon, nakalimutan ko. Basta yun na yun. Sa Bisaya, ano yun eh. Ano ba yan sa Bisaya? Nakalimutan ko din. Basta ipapakita ko mamaya, okay? Lagi lang ganyan, laging ganyan, okay? Patayin natin yung camera, baka malubat naman. So, ayan na siya. Alam niyo, first time kong gumamit ng ano eh, ng gata sa ano, tawag nito, na nakakan sa biko. Para kapakiramdam ko, hindi yata siya mag-ano, hindi yata siya katulad ng anong tawag dyan? Lunok ba tawag yun? Ano ba yan? Ano pang tawag yun? Yung bumubuo siya, yung puti nito, di ba bumubuo siya kapag pinagmantika mo to? Hindi ko alam kung tawag dun eh. Pero parang gusto kong maniwala na may magkakalat, o latik pala tawag nun, latik. Sus, nabigkas ko din. Just scrape the residue using a wooden ladle. Ayan. Medyo okay na siya. Dahan-dahan lang ang apoy nito.
akong pwede talagang magkalatik ito. Sus, kanina pa kita iniisip, latik ka. Latik ka talaga! So, ayun na people. Nagsisimula na siyang magmantika. Magkakaroon din tayo ng latik. Use latik in a sentence. Latik na pag-ibig yan. Masasaktan ka lang. So ayan, nagmamantika na siya. Ilagay mo na yung asukal. Yung brown sugar. Hindi ko ubusin to para hindi masyadong matamis. Okay? Pagaluin mo lang kasama ng latik mo. Yung latik natin medyo namuo-muo eh. Pero ayos lang yan. Matatanggalin yan. Lagyan natin ng kaunting tubig. Kunti lang, mga 2 tablespoons. Tapos yung apoy, dapat dahan-dahan lang. Namuo yung latik natin ah. Medyo konti lang itong asukal natin people. Dagdagan natin. So 400 grams. Okay? Hayaan mo lang na mag-caramelize yung sugar mo. Dagdagan ulit natin ng water. So 2 tablespoons plus ito. Total 5 tablespoons tubig. Ayan, ilagay na natin yung pilit. Pilit. Yung sinai, tingnan mo, oh, di ba? Matigas siya, luto siya pero matigas siya, hindi siya labsak. Oho. Siyempre, yung tutong, huwag mong kalimutan yung tutong. Masarap yung tutong. Kasing sarap ng tutong ng jowa mo. Ayan, susilo ko. Tapos, pag nag-ibok ka, bago mo haunin o tanggalin sa apoy, kailangan. Yung pang matigas na siya, kung ganun mo, matigas na. Okay, so, okay lang dyan. Okay. Halukayin mo lang hanggang sa mapagod ka. Kaya balik tayo mamaya. So yan. Pwede na. Hayaan lang natin to para magtutong kasi mas masarap yung may tutong, di ba? So,